Nandito na naman si Aling Lucy sa kusina. So, magluluto ako ngayon. May recipe. Maglagay ng konting mantika. Konting mantika lang. Para sa bawang sibuyas. So, sunugin ko lang yung bawang. Painitin muna natin yung container. So, yan. Kasi masarap yung ulam namin ngayon. Nagluto ako ng konting kanin. Tapos nagpakulo ako ng tsaa na malunggay. So, mag-ano muna tayo, healthy. So, ngayon, siguro mainit na yung ating olive oil. Ilagay ko na ang bawang at sibuyas. Maginataan ako ng kalabasa. Hinaan ko na yung aking apoy ng aking kanin. Kasi tutong. Ilagay ko na itong gata. Pakulo ko muna yung gata. Bago ko ilagay yung kalabasa. Pakulo ko muna yung aking coconut milk. Tapos, antayin natin kumulo. Saka natin ilagay ang kalabasa. Wala ko ng chicken cubes. Vegetable stock. Ilagay ko na dito para sabay silang matulog. Malapit na kumulo. Siya bago ko ilagay yung kalabasa. Kumulo na siya. So, maglagay ako ng kalabasa. O, hindi ko ito lahat itong kalabasa kasi ano eh, marami. Kalahati lang.
na ko yung kalahati. Kasi lulutuin ko rin yan bukas. Lagyan ko ng hipon. Palambutin muna natin yung kalabasa. Saka natin ilagay yung ang palaya. Palaya, malunggay, kunting tangkong. Sa Tagalog, kangkong. Sa Bisaya, tangkong. Ang isuba ko ay pinikas na buwad. Pinikas na buwad. Yan ang ihalo ko. Kaya nagsain ako ng kanin kasi mukhang mapasubo eh. Pero kunting kanin, takataka lang. Ilagay ko itong sobrang kalabasa sa plastic, tapos lagay ko sa rep para bukas. So, haluan ko rin siya ng hipon. Bukas haluan ko yung kalabasa ng hipon. Ilagay ko muna siya sa plastic. Yung plastic zipper, tawag daw dito. Lagyan ko na siya ng sili. So, kumulo na. Lagyan ko ng sili. So, di ko muna timplahan ng asin kasi baka maalat yung pinikas na buwan. Ngayon, ito
ito tayo ng ito na yata yung sinaring ko. Ng daing. Si mga ngamoy ang sayang. Siyempre ito ako ng bangus. Maglinis na naman ako ng aking kalan. Ngayon mukhang malapit na siyang maluto. Ilagay ko tong daing. Bulat sa Bisaya pagtawagin. Kalimutan ko po ng panglat para mabango sana ang panglat. Hindi pa mawala sa akin ang tanglad kasi ito ang pang pabango. Tanglad sa English, lemongrass. Lagay na natin ang palaya. Hindi ko na siya nilagyan ng asin kasi maalat na ang daing o buwad na pinikas. So, isunod ko yung kangkong. Hindi ko takpan para magkulay green siya. Kasi pag takpan mo, magiging brown. Ihuli ko yung ano. Hindi maganda tingnan sa kulay. Nagiging brown. So, green, parang healthy. Tingnan, mainit na yata yung aking mantika. Sana hindi ka magputok-putok. Kasi marami akong kangkong doon sa garden kong paso, tinanggalan ko, so hinaluan ko ng konti. Tapos, lagay ko na yung malunggay. Yummy! So My recipe today is very nice and healthy.
ano siya, magtarsik-tarsik. Mamaya, kakain na kami. Kasi maaga kami nagising, maaga yung ano namin, almusal. Nagugutom na yung aking amo. Busy siya, nagsiselfone. Wow, yummy guys! Ang aking recipe today. Naggulay ko og utan na kalabasa, tangkong, malunggay. Hinaluan ko siya ng ampalaya, gamay, tapos sili, inikas nga buwan. Yummy! Saglit lang ba? Wala pang 1 hour ang luto ko, ha? Bango. Luto na yung ating kalabasa. Nice. So, tanawa. O, tingnan nyo yan. Kailangan pag magluto kayo ng gulay, huwag yung takpan. Kasi pag takpan nyo, magiging iba ang kulay. Magiging brown. Ay, yung maiba ba? E ngayon, tingnan mo yung hindi ko sa tinatakpan. Green pa ang mga dahon. Nice. Yummy, yummy. Hindi pa naluto yung aking piniritong bangus. So now, sana magustuhan niyo ang aking recipe. Sa Bisaya, utan. Sa Tagalog, gulay. Ginataang kalabasa, pangkong, ampalaya, kunting malunggay, uwad na pinikas, sa Tagalog, daing. Sana masayahan kayo sa aking luto ngayon. At magustuhan niyo yung aking recipe. Thank you for watching!